Welcome back sa ating channel, mga kaibon. Ang video natin ngayong araw is sisilipin natin yung mga itlog na opaline na pinaposter natin dito sa box number 2. So kung mapapanood yung last video natin, mga kaibon, nung huling silip natin dito sa mga pinaposter natin, so may napisa na nga ang isa, mga kaibon, so hindi pa natin sinisilip simula noon. So ngayong araw, mga kaibon, sisilipin natin kung napisa lahat yung apat na itlog, mga kaibon, dahil nga apat yung itlog niya, so apat na fertile yun, mga kaibon. And then pagkatapos, mga kaibon, update ko kayo sa mga ibang breeder natin dito sa ating ibonan. So samahan niyo ako ngayong araw, mga kaibon. Tara. So ayun, welcome back sa ating channel, mga kaibon. Ayun, kung matatandaan nyo nga, nung huling silip natin dito sa box number 2, so may isang napisa na, mga kaibon. So ilang araw na rin nung huling sinilip natin yon, mga kaibon, dahil nga apat yung itlog nito, apat na fertile, mga kaibon. So titignan na natin ngayong araw, mga kaibon, kung napapisa ba lahat nung hen natin yung apat na itlog na opaline, mga kaibon. So medyo late na nga yung vlog natin ngayong araw, mga kaibon. So siguro hindi ko na rin ma-upload to ngayon, mga kaibon. Baka kinabukasan na natin may upload to. Dahil nga umalis tayo, mga kaibon, so ngayon lang tayo nakapag-video. So, nung umalis nga tayo kanina, dumaan na rin tayo sa pet shop, mga kaibon, para kumuha ng mga ibang supply natin na kailangan. Ayan, so may sunflower tayong binili dito. Yan, sunflower. Wala kasi nung per kilo, mga kaibon, nakakilo na agad dyan. Kasi nga, wala na naman yung ating ano, yung pagkain ng mga breeder nating may inakay. Kailangan natin kasi yan, sunflower. And then, oat growth, mga kaibon. Ayan, importante yan. Sunflower, oat growth. Ito, sa isda to, mga kaibon. Ayan, bumili din ako ng isda kasi may aquarium din tayo. So, sa mga susunod na video ko na lang sa inyo, ipapakita yung aquarium natin, mga kaibon. And then, ayan, oh. Bumili rin tayo ng mga mineral block, mga kaibon, kasi nga importante yan sa mga ibon natin, lalo na sa mga mangingitlog, mga kaibon, at mga papaitlog pa nating mga breeder. So kung wala kayong magamit na cattle bone, mga kaibon, ganito na lang ang gamitin nyo. So marami ring makukuwang sustansya yung mga ibon nyo dito, mga kaibon, lalo na yung mga papaitlog natin, kasi kailangan nila to pampatigas ng itlog. Then calcium, mga kaibon, pampatigas ng mga buto, mga kaibon. So ayan, konti lang naman yung binili natin, pandagdag lang na supply, mga kaibon, kasi nga wala na naman to. So naubos na kaninang umaga, so nagready na tayo para bukas. So pag-aaluin ko na lang yan. So hindi na ako naglagay ng canary ngayon, mga kaibon, dahil nga yung mix natin is may canary na, no, mga kaibon. So kaya oat growth na lang at sunflower yung pagsasamahin natin mamaya. And then yan yung mga binibigay natin sa mga ibon nating may mga painakay, mga kaibon. So balik tayo dito, mga kaibon, silipin natin yung mga painakay natin dito kung napisa ba lahat or hindi. Dahil nga apat yung itlog dito, mga kaibon, nung nilipat natin, apat na fertile. Check natin, mga kaibon, para sigurado tayo. Palabasin lang natin yung hen natin dito. Yun, yung hen natin. Ayan, medyo low mute lang yung mga ibon natin dito, mga kaibon, pero sobrang galing nila bumuhay. Kaya pinaposter natin dyan. So, matagal ko ng ibon yan, mga kaibon, simula pa nung halos mag-start ako, ibon ko na yan. So, ayan, mga kaibon, medyo bad news yata dito sa mga pinaposter natin. Dahil dalawa lang yung painakay natin dito, mga kaibon. Ayan, oh, medyo malaki na yung isa, oh. Malalaki na, oh. O, mga kaibon, medyo malaki na yung isa. So, yun nga, iniisip ko nga kasi, mga kaibon, is natuyo na. So, okay lang, ganun talaga, mga kaibon. So, hindi naman natin alam na ganyan ang mangyayari, hindi sila mapipisa lahat, mga kaibon. So, kung hindi natin sila nilipat, hindi rin natin alam kung mapipisa silang apat, mga kaibon. So, nagbakasakali lang din talaga tayo na ipaposter yung mga itlog kasi nga gusto natin maparami agad yung mga opaline natin. So, hindi na rin masama, mga kaibon, dahil meron na tayong dalawang inakay dyan. Ayan, medyo malalaki na. So, kung makikita nyo, medyo orange yung kanilang lumalabas na balahibo. So, green series na naman yung mga painakay natin dyan, mga kaibon, dahil nga
green series yung kanilang parents, talagang green series yung lalabas, mga kaibon. So sana mag-throwback yung mga parents nila, mga kaibon, sa kanilang next clutch para makakita tayo ng ibang kulay, mga kaibon. Kasi nga, nung first clutch, second clutch, ayan, puro green. So sana sa third clutch, mag-throwback sila, mga kaibon, no? Para makakita tayo ng ibang kulay, no? So, ayun, hindi na natin tatanggalin muna yung itlog, mga kaibon. Ayan muna natin. So, yung isa, baka may chance pa to, mga kaibon, kaya hindi na natin muna tatanggalin. Hayaan na lang muna natin. So, ayun, ganun talaga, mga kaibon. Hindi naman talaga tayo sure kung ilan yung mapipisa or ilan yung mabubuhay, mga kaibon. So, at least meron na tayong dalawa dyan, mga kaibon. Hindi na masyadong nakakaano, mga kaibon. Hindi nga napisa yung dalawa. So, may napisa namang dalawa, mga kaibon. Hindi na tayo lugi doon, mga kaibon, dahil meron na tayong dalawang napapisa. Yan, eto nga yung mga parents nila, mga kaibon. Mga breeder natin dito na back-to-back green opa. So, sana mangitlog na ulit sila pang third clutch, mga kaibon. Dito din sa taas natin, sana mangitlog na ulit pang second clutch nila. So, sigurado ako sa second clutch. So, magkakalaman na yung mga itlog nila dyan. So, ayan mga kaibon, dito naman sa box number 5 natin. So, siguro mga ilang araw lang harvestin na natin yung mga ibon natin dyan. Yung ating mga painakay, ayan o, tignan nyo kasi lumalabas na rin sila, mga kaibon. So, halos nakikita ko na rin silang kumakain, lumalabas. Pero, papalipas pa tayo. Ayan, yung ating Cremino Parblue, mga kaibon. Ayan o. Then, yung Parblue na kapatid niya. Ayan o. So, yung dalawa na lang yung hindi masyado lumalabas. Ayan, oh, lumalabas na rin, oh. Ayan, oh, mga kaibon. So, lumalabas na rin talaga sila. Ayan, oh. So, mga ilang araw lang. Palilipas lang tayo mga ilang araw pa. Palalakasin pa natin yung mga ibon natin dito bago natin harvestin ng tuluyan, mga kaibon. Siyempre, kailangan sigurado tayo na kumakain na talaga sila. Malakas na kumain bago natin ihiwalay, mga kaibon. Ayan, oh, ganda ng Cremino Parblue natin dyan, oh. Future breeder na naman yan, mga kaibon, oh. So, pag mga ilang araw na lang, mga kaibon, obserbahan ko muna sila pag talagang malakas na kumain, saka natin i-harvest, mga kaibon, ibababa na natin. So, katulad ng mga binaba nating opaline dito, mga kaibon, ayan yung mga painakay nating opaline dito. So, sinigurado muna natin na malakas na sila, na kumakain na talaga, bago natin iwinala yung mga kaibon. Kasi nga, may nangyari na sa atin na namatay yung inakay nung pagkawalay natin, mga kaibon. Kasi nga, hindi tayo nakasigurado na malakas na sila, na kumakain na siya. So, kaya nung pagkalipat natin sa flight cage, mga kaibon, namatay yung ibon. So, nakakapanghinayang pagkaganon, mga kaibon. Kaya, kailangan sure na sure tayo sa mga painakay natin bago natin iwalay, bago natin ibaba, mga kaibon, sa kanilang magulang. Kailangan sigurado tayo na kumakain na talaga sila, mga kaibon. So, ayan mga kaibon, sa mga gustong sumali dun sa ating raffle, sa mga gustong humabol, so malapit na tayo mag-2K, mga kaibon. So, subscribe na kayo dito sa ating channel, mga kaibon, and then panoorin yung video natin, yung ating road to 2K free raffle, mga kaibon. So, para malaman nyo kung paano may lista yung pangalan at paano makasali, mga kaibon. So, sa mga gustong humabol, kasi mga kaibon, pagka abot na tayo ng 2K, so magka-cut off na po tayo, no, mga kaibon. Kasi nga yung para-raffle natin, mga kaibon, is road to 2K. So, pagka umabot na tayo ng 2K, cut off na tayo dun sa ating comment, mga kaibon. Kung sino yung huli nag-comment dun sa ating road to 2K, dun sa ating pang 2K subscriber, mga kaibon. So, hanggang dun na lang muna yung isasali natin sa raffle, mga kaibon. Dahil nga, cut off tayo ng 2K subscriber, mga kaibon. So, sa mga gustong umabol, subscribe na, mga kaibon, at panoorin nyo na yung video natin. So, ayun, mga kaibon, bali, update ko na lang kayo. Bali, dalawa nga lang yung ating painakay dito, mga kaibon, doon sa ating pinaposter na opaline. So, okay lang yun, mga kaibon. At least, meron pa rin dalawang nabuhay kahit papano. So, mas manghihinayang tayo, mga kaibon, kung walang nabuhay kahit isa, no, mga kaibon. So, okay na yun, may dalawang napisa. So, malaking blessing na yun sa atin, mga kaibon. So, hanggang dito na lang muna yung video natin, mga kaibon. Huwag nyo kalilimutan mag-like, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So, happy breeding sa inyo, mga kaibon. And ingat!